na pala yung gagawin yung Asia Pacific Triathlon. I want to join. Bukas na kasi yung last registration eh. Baka mag-usan ako ng slot. Nak, gano'n pa kahirap sabihin yun, Nak. Eh, okay naman, di ba? Keri-keri naman, di ba? Kaso, the usual joke ng papa mo, Iron Man. Kailan ka pa nahilig sa Marvel Comics? Download mo sa torrents yan! Ang corny mag-joke ng papa mo eh. Eh kahit naman alam niya ang ibig ko sabihin. Na, alam mo, hindi mo natatanong kasi hindi ka pa makakapagtanong, pero magaling ako sa triathlon nun. Oh, ayun ko ba parang kasi parang ang sarap lang nung tumatakbo ka, parang ang sarap nung hinihingal ka, yung pawis na pawis ka, yung sa sobrang bilis mo, parang ang laya-laya mo! tapos na, magbabay ka! Magbabay ka ng napakabilis na, parang hinahawi mo yung hangin sa bilis mo! Tapos na, magsiswimming ka ng ganyan na, magsiswimming ka! Tapos yung dagat, parang hinuhugasan yung pagod mo. Parang feeling so alive! Naklaon nung bata pa ako, nagtitrain ako ng bicycle eh. Train ako ng ganyan. Tapos, biglang merong humarang sa harapan ko. Tapos, nilalpasan ba naman ako? Di ako magpapatalo, syempre, nilalpasan ko siya. Tapos, nilalpasan na naman niya ako. Tapos, nilalpasan ko na naman siya. Tapos na, nag-focus lang ako dun sa goal ko. Nag-focus lang ako. Binilisan ko ng binilisan hanggang sa nalapasan ko siya! Tapos na, naksumep lang! Yun yung papa mo. Nakla mo? Pangarap ko ng bata ko? Nasali sa Olympics. Feeling ko, I have it in me. Feeling ko, kaya ko yun eh. Alam mo na, moto ko, go for gold! Go for gold! Parang kasi, ang sarap lang yung pakiramdam ba na representing the Philippines, Marigold Atienza, gold medalist. Na, pangalan ko pa lang, gold na yung hangad. Go for gold. Kaya lang, yun din pala yung goal nung papa mo. Yun. Go for gold. Yun. Nakakuha niya ako. Nak, sabi niya sa akin, okay lang daw. Sige lang, tuloy ko lang daw yung pagte-training ko. Tapos yung, alam ko ba yun, yung... Saan ba yung gatas ko dito? Nak, sabi niya, tuloy ko lang daw yun. Sige, training lang. Tapos, pinanganak ko yung ate Bessie mo. Okay lang yun! Put everything on hold. Lakas na loob. Forget buntis na ako sa Kuya Jason mo. Pero, ngayon nagpatali na ako. Sabi ko sa kanya, gusto ko ulit mag-training. Gusto ko ulit mag-triathlon. Kasi sabihin niya, training? Yan ba yung sinasabi ni Doc na postpartum blues? Pa, sumalit ng Iron Man. Ulit mag-tumakbo. Gusto na, mag-training na ako ulit. Tapos, syempre, sabihin nun. Oo, di ba training na rin yung paghabol mo ng bus? Di ba running na rin yung paghabol mo kay Jason? Kung gusto mo mag-bike, mag-negosyo lang tayo ng pedicab. Ikaw yung driver. Gago. Pero Nak, hindi ako nagsisisi ah. Ikaw pa rin yung third best thing sa buhay ko. Una, Ate Bessie mo. Tapos, Kuya Jason mo. Ikaw yung pangatlo. Bakit ikaw kasama yung papa mo? Alam na alam ko na sasabihin nun, no? Ma, Una, ipuno muna tayo. Trabaho ka na muna. Ito natin afford magkayayi. Ano pa bang ginagawa? Di ba nagtatrabaho na? Sino ba yung maagang gumigising sa atin para magluto ng almusal at baon natin?
kailangan ko pang umuwi agad ng maaga kasi ako pa'y magluluto, magpa-plansya, maglalaba, mamamalengke, mag-aasikas, magugas ang pinggan. At malamang sa malamang, ako pa rin yung magpapaligo at magpapatulog sa mga bata. Tapos ang lakas pa ng loob mo magdala ng bisita sa bahay. Buti sana kung ikaw yung nagluluto ng pulutan niya, siya kumuha ng yelo. Pero syempre, nasabihin mo, "Mo naman, eh, kung sino mag-entertain sa mga bisita natin kung pareho tayo nasa kusina?" Tapos may time ka pa para mag-video kay kasama ng mga ka-office mates mo. Samantalang ako, kailangan kong umuwi ka agad ng bahay at magagalit ang nanay mo. Hindi naman sa nagre-reklamo, pero baka naman kapag may time ka, pwede ka naman umuwi agad ng maaga. Para ako naman may time sa sarili ko, di ba? Reklamo ba? Para bang may galit? Kung lalo hindi makikinig sa akin, yun, hindi pa kasabihin na nagre-reklamo ako, baka sabihin na nagbibilang ako. Hindi naman sa nagbibilang ako, anak mo, pero oo, nagbibilang ako. Eh bakit kasi hindi mo naman mag-get? Kailangan ko rin naman ng time para sa sarili ko. Kailangan ko naman tuparin yung mga inambisyon ko. Bakit ba yun? Mababa na? Ubra kaya kung... Pa? Yung triathlon sa salihan ko, for charity yun ah. Yan na si Sister Madonna Buder, the oldest woman na nanalo sa Ironman at the age of 82. 82! Kaya tinawag na Ironman yan eh. Idol ko yan. Well, syempre, the usual joke ng papa mo. Ma, pwede naman pala sumali at the age of 80. Ah, ganun. So, antayin ko maging 80 ako. No. Kung ganun tayong dalawa na lang magkasama, tayong dalawa na lang. Tayong dalawa mag-training. Ako mag-train sa'yo para hindi kailangan i-put on hold ang mga ambisyon mo. Kailangan ba't naman makapausap? Ano eh? Hindi ba talaga? Bakit naman kakausap talaga? Ano kailangan kong gawin? Sorry ah. Eh, practice lang naman yung suko niya eh. Maingay ba? Sorry. Ano nag-wiwi? Sorry. Tata na. Alam mo naman na, kailangan ko talaga practicing yun eh. Shhh! Ito na. Oh, kakanta na lang ako, ha? Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin. Ay, gusto niya. Sa iyong maagang patating, pagkat ako'y nababalisa, pag ikakapiling, bawat sandali mahalaga sa atin. Ang bawat tibok ng puso, tulad ng ibong malaya, ang pag-ibig natin. Parang di naman. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng malaya? Yung ba yung di mo na kailangan magpaalam sa kanya? Maging mag-asawa pa kayo. Kaya lang naman ako nagpapaalam sa kanya dahil nandiyan siya eh. Nire-respeto ko siya, partner siya ng buhay ko. Ako ba? Naging partner ba ako ng buhay niya? Nak! Yung kinanta ko sa'yo kanina, luma na yun. Remake na lang yun. Gusto yun! Remake. Ako kaya?
Kailan kaya ako marerelate? Sana na, di umabot ng 80 years old, no? Kailan ba ako magkakaroon ng balls para kausapin ka? Alala ko tuloy isang quote na sabi, grow some balls. Balls are soft and sensitive. If you want to be tough, grow a vagina. Those things take a pounding. Ah, diba? Kung ilang beses itong dinudugo, literally, kung ilang beses itong humahakti pag nasasobrahan na, kung ilang beses itong nagluluwal ng buhay, you deserve a break. You deserve to fulfill your dreams. Ay! Pa! Shit! Nalakakot!
Wala. Walay na walay. Kung sinadyaman nila ito at kung kinuha na nila yung ticket ko, maos lang ako dito. Hindi na ako aabot sa concert na yun. Paano kaya ako? Alam ko na! Manap Violeta! Manap Violeta! Manap Violeta! Pakipukas yung pinto, please! Manap Violeta! Baka naman pati yung maintenance dito, kinidnap na nila. Bad trip. Hanggang anong oras naman kaya ako dito? Sige, maghihintay muna ako mga 15 minutes. Baka sakaling maawa sila. Balikan nila ako dito. Paano kung hindi? Ah! Ah! Ano yun? Ano ba yun? Ano ba pala sa akin? Nananadya yata talaga yung mga pakas na yun eh. Alam naman nila takot na takot kong matrap sa CR. Ah!
tao. Magpagyayahan ko lang sa'yo. Hindi mo naman kailangan na sagutin ang akong hinihiling na isang maparating na di mo rin magdadalo yung luha. Pupunasan ang pusa, di kayo na nga magulat. Kahit na masahe lang ang palagi, tala ako kung magpasa. Kapag nakikita pa, lagi kang aalalay. Kahit anong maling yung mga ibinubulong, malalipas sa balot. Ito lamang kay Spider-Man o kay Batman, kay Superman o Wolverine. Kahit di maling. Baka sakaling pansin. Eh, baka naman may pangbukas dito? Tugs. Ang iniidolo kong kaklaseng magaling sa tugma. Sana may isipan mo dito punta. Alala ka dati, sinumala ko ni Tugs. Di naman kami nag-date! Pila sa MRT. Sinamahan niya ako mag-apply sa college. Mahabang pila, kaya mahabang kwentuhan. Tapos kumain kami ng fishball. Naglakad-lakad kami sa campus. Pinanig ang mga tumang gawa. Yan pala ang ibig sabihin mo. Para kang natutunaw na I'm free! Kilig mo ba? Pero pag-uwi ko, pinagalitan ako! Eh, bakit daw ako sumama sa lalaki? Kay bata-bata ako pa. Eh, akala ko, pwede tatakotin mo na niya. Kaya kung meron, pwede magtanggol sa akin, no? Eh, kung siya daw humali sa akin. Nay naman, alam ko naman na mas bata sa akin na buntis. Itong si Daisy. Yung pinsan ko, alam ko naman na dapat umiwas sa dilim kahit na marami sana pwedeng gawin. Ayaw akong pagabihin, eh kaso sa traffic ngayon. Eh dati hindi lang kami yung namasyal. Nag-volunteer kami sa pag-repack. Siyempre, masarap sa pakiramdam kasi nakakatulong ka. Tapos may kasama pang mga storytelling sa mga bata. Pero ginabi kami. Nung pauwi na ako na lang mag-isa. Saka nag-brownout! Naglakad ako ngayon sa dilim. Tapos parang may naririnig akong sumisipon. Binilisan ko yung lakad ko ngayon. Pero parang naririnig ko rin yung sumisipon. Tapos may tono pa. Ako, bigla akong tumakbo. Sabay sigaw ng, Patches! Huwag ka lalapit ko this! Isunok ko, please! Yun. Yun na yata yung pinakamabilis kong lakad. Takbo yata yun. Bakit ba dahil meron ako nito? Eh, gustong-gusto nilang gawin yun! Hindi ko na sinabi kay nanay. Iba ang iso ni nanay eh. Minabuo na nga akong rap. Para doon. Normal na may tuturing ang mga gago sa dilim, pero kung may kakaibiganin yun ang dapat kilalanin! Pero minsan, hindi mo na daw alam kung sino ang pagkakatiwalaan mo. Ngayon, kakaibiganin ka. Pagkatapos nun, gagaguhin ka. Liligawan ka, at pag nakuha ng gusto sa'yo, iiwan ka na! Eh bakit? Nakuha ba nila? Hindi naman nila madadala, di ba? Hindi naman. Parang dapat yata eh, lagi na lang akong nagdududa sa ibang tao. Pag pinakalala pa akong lalaki, lalayo na ako agad. Oy, oy, wag yan, wag yan! Nakakabuntis yan! Ay, mas madalas ko na nga kasama itong si Sammy. Klase kong Becky. Ako. Kinabi rin kami nung minsan. Siyempre, hinatid niya ako sa bahay. Nahiya naman ako. Hindi doon ko na siya pinatulong. Katabi ko pa. Kinagalitan din ako. Lalaki pa rin yun. Eto ba ang dahilan kung bakit hindi ako pwede magpagabi para tumulong sa ibang tao? Manood ng concert. Ma-enjoy yung buhay kabataan. Dapat na lang ba akong natatakot dahil baka nga makuha ito? Nagkasindal! Ito ba ang dahilan kung bakit natatakot ako na maging si Tugs at si Leilani? Pedma. Kaya ako ganito eh. Kasi alam ko kung ano ang dapat kong ingatan. Kasi
kasi siguro, hindi lang alam ng nanay ko yung mga tinuturo niya sa akin. Ako ang magtatanggol sa sarili ko. Alam ko naman na mahal ako ni nanay, kaya lagi siyang nag-aalala. Pero gusto ko rin namang malaman yun na iniisip ko rin naman siya. Kaya kaya kong protektahan ng sarili ko. Hindi ko kailangan ng bodyguard o ano. So, umpisa lang ang takot. Pero dapat itong harapin. Mahirap naman na maghintay lang na maging safe ang lahat para sa'yo. Eh, pwede ka naman gumawa ng paraan para may magawa ka pa rin. Senior citizen, oy,
Sobrang kaya mo, senior citizen. 20% off. Lahat ng store. Box store, blood store, grocery store, restaurant store. Paglibre pa sa movie. Diba? Doon sabi sa Quezon City, may libre yan eh. Every Monday, the only star one, kung may libre rin sa city. I was talking a while ago. What I was saying, ayun na, naalala ko na. Ang cha-cha, pwede mo yan isayaw alone or with a partner. Kasi minsan naman in life naman eh, wala ka mang partner, di ba? Sometimes, di ba? Ba't palagi mo may partner? Naalala ko na naman. Pero ito life naman yun, oy. Wala naman akong partner, ilang years na. Kawawa naman siya. Pero kung gusto mo talaga, pwede ka mag-dance ng cha-cha, huwag ka DI, dance instructor. Pero pwede ko na kailangan yung dance instructor na yan, oy, kasi pwede ka mag-sayo yung cha-cha alo. Ay, nako. And for the footworks. Kailangan kayo yun. Ay, naku. Sakit na. Hindi na ko masyado makatayo ng malagan. Pati hindi na magsayaw. Sakit masyado. Mamaya, as we go along, malaman ninyo kung bakit na ganyan yan. Uy, pastid na din ako. Santissima. Alam niyo, mag-surrender na lang ako mag-dancing. Yung last DI ko nga. Yung last DI ko, ha. Sinisante ko. Bakit? Okay. Pagod na ko. Hindi. Bakit? Kasi mas magaling siya sa akin. Medyo. Bakit? Kay, wala na akong pera? Ay! FYI! Mayaman ako! Sobrang yaman! Obod ng yaman! Saksaka ng yaman! Kasi alam mo yung DI ko na yan, ang chismis. Narinig ko, nag-usap-usap sila. Sabi niya, sabi ng DI, alam mo yan si Mampet? Aw, oh, ang pet pala. Ang pet pala, ang short para sa aking pangalan, Petonia. You know the Petonia, the flower? Oh, yes, that's it. Naalala ko nga yan minsan nung maliit pa ako, pagbago akong Lego, di ba? Sabi sa akin ng auntie ko at saka ng uncle ko, uy, Pit-Pit, pamay nga yung flower, uy. Pit-Pit, flower, real. Lego, alam daw eh, sim-sim. Ma, that's why I thanks talaga my parents. Kasi binigay nila sa akin yung pangalan na Petonia. Sobra. Ito po yan, Petonia the flower. Flower, Petonia. Hindi, pero kasi ganito yan ha. Sabihin ko na sa inyo ang totoo, ang tinuod. Sabi kasi yung DI na yan. Alam nyo yan. Makinig kayo ha, makinig kayo. Yan si Mampet. Amoy alimogong. Bastos! Ako? Amoy alimuot? Alam niyo yung alimuot? Yung nagbitak-bitak ng lupa, yung very, very dry. Di ba? May El Niño, may mga El Niño. Mas kailan, mas may El. Tapos biglang umulan. Yung singaw ng lupa na yan, pastinan. Yan ang amoy alimuot. Ano ako? Amoy lupa? Bastos na ngayon, di ay ko na yan. Oy, kahit ano ang mangyari, hindi ko talaga ito. Alam mo naman, mag-change naman yung ating mga body temperature pag mag-50s ka na, pag mag-edad ka na, oy, sus. Pero hindi ko ito mabayaan, oy. Mabaho talaga ito. Hindi ko ito pinamabayaan mabaho, oy. Tahiya. Di ba? Pagdaan ka dyan, daming tao, maamoy yun, eh. Uy, bakit amoy dahil? Uy, tuloy. Di ba? Yun yun eh, ayaw ko lang ganon. Ay, sus, pastilan. Eh, kasi ganito yung nangyari niya. Ang totoo talaga. Hindi lang tinood. Kasi minsan nag-dancing-dancing kami. Nag-hot flashes ako. Alam niyo yung hot flashes?
Siyempre, pagkatapos, minupos ka. Minupos na pala ako. Hot flashes, basang-basa lahat. Biri-biri-bit. Ito, biri-biri dry. Wala man. Wala man naglabas. Lahat. Sayaw kami. Lahat, basa ang kamay ko. Nagsayaw kami. Laglag ako. Lalaglag talaga ako sa hig. Sobra ang laglag sa hig. Sakit na ayaw. Sobrang sakit. Talagang maano mo talaga yun. Di ba sabi ng iba, ang sakit ng kalingkingan. Sobrang sakit ginoo ko. Parang nararamdaman ko lahat ng aking, yung nag-ano sa aking bones talaga. Sobrang sakit-sakit lahat ng katawan ko. Pati akong bilang sakit. Nararamdaman ko talaga yun. Pero ito, may pinto, mga sarap ito. Ay! Kasi, the return of the comeback ang aking resort. Yung westward ko ng high school. Oh! And the light. The return of the comeback siya. Siyempre, parang nag-haruta na naman kami dalawa. Nagkabalikan kami, in other words. Pag nagkabalikan kami, nag-get-married na kami. Tapos nag-get-married kami, nag-honeymoon. Siyempre pa mag-honeymoon na, alam mo na yan. Kung ano, iniliyag mo ni Imurais, alam mo na yan. Pag mag-honeymoon na, o tingin na mag-ganong galaw na yan. Kasi yung mga ganong talo naman. Pero bakit? Bakit ba yung nararamdaman ko? Sabi ko, sandali. Bakit parang, kumaragit-net, masakit. Very dry. Yung ragit-net yun. Alam mo yung magbubukas ka ng pintuan ba? Yung walang uwin. Ano mo, ragit-net. Siyempre, naghahanap ako ng paraan para siyempre walang ragit-net. Harap akong bibig uwin. Ayun, nakakita kong Jill. Lagay kong Jill. Lagay mo. Ilagay mo, honey. Lagay ang Jill. Uy, Diyos ko. Heaven. Heaven tayo, uy. Itamblay ako. Tamblay ako. Muti ko malaglag sa kama. Kaya pati yung dancing ko, laapektuhan lang. Pero hindi ako mag-dancing all throughout naman ang aking life. Uy, pag mag-80s na ko, tigil lang ko, bago talaga sa inyo, tigil lang mag-dancing ko, hindi na. Pero yan si Mami Junicia, believe ako dyan. Ano? Anong edad na yung Mami Junicia? Uy, pero hindi pa rin mag-sero saya. Pero grabe yung kanyang boyfriend, ano yung asawa niya, boyfriend niya, bata pa yun, ay. Peri-perihan kung sa yung Mami Junicia, no? May lupos na rin yan siguro. Rag-it-net man yan siguro. Mami Junicia pa, itsura niya, ang rag-it-net. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Ay, talaga ako. Sakit talaga yung patawan ko. So, kaya gano'n. Ano na lang ako, sabi nila. Pero ang aking katawan, ang mga bones ko, walang kalawang ha. Madaan niya yan. Walang kalawang. Fresh. Pati yung flower, fresh. Sabi nga nila, nasa autumn of my life na daw ako. Autumn of my life? Bastos ka. Anong autumn? Dalawa lang ang season dito sa Pilipinas? Wet and dry? Ay, ano magawa ko kay very dry ako? Diba? Tapos nila, alam mo yan, nag-isip na ako yan eh. Saan kaya kami magpunta ng westward to pagdating ng araw-araw? Siyempre, gusto ko mag-i-bumper ang sarili ko. Diba, punta kami ni westward ko sa massage parlor. Hindi kami ni funeral parlor. Massage parlor. I-massage niya ako. I-massage ko siya. I-massage yung singit niya. Tapos punta kami ng beauty salon. Magpamanicure, mapinicure, titicure, pipicure, latacure. Latacure! Nagkawin namin latacure yan! Kung anong over? Promo, over, pipicure, lahat yan! Tapos, siyempre, naisip ko yan. Gusto ko, punta kami sa isang island.
Sabi niya ako, honey, are we alone? No, honey. We are together. Pag nagkukwentuhan kami, para kami nagsisumbungan. Pero love namin ang mga asawa namin, ha? Minsan lang parang hindi na umi-effect yung kasarin, parinig, run around the bush. Kailangan direct to the point. Makikinig naman. Paano kaya yung iba? Pakikipagkwentuhan ako sa kanila. Baka sakaling ma-feel din nila yung huwag mong hahayaan na may umadlang sa pangarap mo bilang babae. Life begins at 60. 10 years after, life begins at 70. 10 years after again, life begins at 80. Oh, every day life begins. Okay, ah. Kaya yan talaga sinabi ko kanina, ipamper ko, pasensya na kayo, ha? Pag mag-age-age na talaga yung sobra na, ipamper ko talaga yung sarili ko. Hindi ako mapayag, hindi ako mag-losyang, losyang. Uy, dili, sir, pastig lang. Hindi ko mag-tura, losyang. Hindi pwede. Punta ko ng beauty parlor. Punta ko ng massage parlor. Lahat ng parlor, wag lang ang funeral parlor. Mapaganda talaga ang tsura, kahit magpunta mo kay Mickey Bello, Jesus, yung check. Yung mga lipo-lipo, Jesus. Tapos, punta kami sa dagat, sa beach. O kasi, the beach will go to the beach. Surfing-surfing kami. Tapos, kapag kayo ha, ito, makinig kayo. Kapag kayo may narinig na nagsabi, babae lang yan. Hindi! Hindi yan babae lang. Huwag niyong nilalang ang babae. Ipinagmamalaki ko ang babae. Taas noo sa buong mundo. Mabuhay ang babae! Mabuhay! Ano, di kayo sinigap? Inaamin ko naman na kahit palagi kong sinasabi kay nanay na don't worry, may konting kaba pa rin naman ako. Pero sana huwag tayong masanay na laging kabahan kasi sayang kung di ka makagalaw.